Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, dating nakalaban ni former 3 Division World Champion General Casimero na si veteran Japanese fighter na si Ryo Akaho. Kung saan ngay nagkaharap ang dalawang boxer na ito na ginanap ang laban sa Korea na nauwi sa no contest ng dahil sa pag-ayaw nito na sinasabing halos sa batok raw lahat ng mga patama ni Casimero sa kanilang naging laban. Kung kaya't nahilo ito at nagreklamo na itigil ang bakbakan. So unang salang ito mga idol ni General Cuadro Alas Casimero sa 122 Super Bantamweight noong taong 2022. Kung kaya't ang laban na rin nito ay naging mainit para sa Pinoy. Subalit sa hindi namang inaasahan na pangyayari ay nasira ang diskarte nito nang dahil sa pag-ayaw ni Ryo Akaho. Well idol, bagamat hindi naging maganda ang panimula ni Casimero sa 122, kung saan ngayon no contest ang lumabas na hatol, ay sa hindi namang inaasahan na pangyayari ay mismong si Ryo Akaho ang nakipagtulungan na umamin ito sa JBC or Japan Boxing Commission na kanyang inamin na lahat ng kanyang naramdaman sa nangyaring bakbakan kontra Casimero ay pawang arte lamang na ginawa nga raw nito na para makapagpahinga, subalit habang tumatagal daw ay lalo nitong nararamdaman ang sakit ng panga nang dahil na rin sa mga suntok ni Casimero. So nabanggit na rin nito mga idol ay halos mabasag ang panga nito nang dahil sa lakas na patama ng Pinoy na dito na rin ay nagkaroon ng good news na from no contest ay nauwi ito by a second round knockout. So ang pahayag na rin na ito mga idol ay halos gumuhit naman sa ilang mga Japanese boxing fans kung saan ngay binato naman sa ngayon na posible na rin daw na ito ang dadanasin ni Saul Sanchez ang mabasag ang panga kay General Casimero. Nang mainit na banat na rin na ito ni Ryo Akaho na nangyari sa kanya sa kamay ni Casimero ay parang sinabi na rin ni Akaho na huwag i-underestimate si General Casimero. So patungkol naman mga idol kay Saul Sanchez ay tila nasa Japan na ito na matatandaan na dating naipabalita na bago ang laban nito kontra kay Casimero ay 5 araw bago ang bakbakan ay darating umano ito si Saul Sanchez sa bansang Japan. So bago na rin ang mainit na tagpong ito sa Oktobre at 13 ay mainit munang magkakaharap ito sa gaganaping face-off at weigh-in sa mga susunod na araw. So parehas na rin excited ang dalawang boxer na ito na parehas na rin banat sa isa't isa ay knockout ang mangyayari sa kanilang laban. Samantala, ilan naman sa mga boxing fans ni WBO Global Super Bantamweight Champion na si Carl James Wonderboy Martin ang tila gusto ng mapalaban kay Japanese superstar na Oya Inoue, kung saan ngay rank number 2 na ito sa ngayon sa WBO 122, kung kaya't malaki ang pag-asa na makakaharap nito si Inoue sa mga susunod na taon. Well idol, para naman sa ating komento, ay hindi ito imposible na sa sunod na taon na pagkatapos nitong iligpit si Sam Goodman ngayong Disyembre sa kanilang laban taong kasalukuyan, ay possible na rin na mapalitan nito ang pwesto ni Goodman sa pagiging number 1 sa WBO sa Super Bantamweight. Subalit magdedepende lamang ito sa kampo ni Naoya Inoue ay kung muli ba itong lalaban sa kanyang mandato sa WBO o haharapin muna ang mandato sa WBA. Well idol, isa na rin ang matibay na panghahawakan nito ay nasa listahan na ito sa WBO bilang pangalawa. So kung magkakaharap ba ito mga idol ay kakayanin na kaya ni Martin ang sumabay kay Inoue? So sa tingin nyo?